Nagtatanong kung magkano ba daw yung sahod ko dito sa Japan, no? Maraming nagko-comment doon na gustong mag-apply dito sa company na tinatrabahoan ko. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung magkano yung sahod ko sa isang buwan. So pupunta tayo doon sa 7-Eleven, doon sa harap lang namin ng bahay namin. So tara. Cascard. So ngayon, Cascard. Balance muna tayo. Balance inquiry. So, yan. Yan lang muna ito natin ngayon. Yung sahod natin yun. So, okay. Another transaction. So, withdrawin natin. Ay. Ito na yung sahod ko ngayong buwan. So, ngayong buwan lang, no? Ito. Depende sa inyo kung malaki na ba ito sa inyo or maliit pa. So, ito. Ihapon na ito, ha? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 13, o na ay 7 ka tagwantausan. Oh. 13, 7 yung sahod ko sa isang buwan. 13, 7 kasi may 13, 7 kasi may binigay sila na isang lapad na allowance namin kasi sa baba ng yen binigyan kami ng isang lapad per month sa company namin, no? Kasi bumaba ang yen eh. Doon nagbigay sila ng ayuda namin sa amin na tigi isang lapad every month. So taman ano yon hanggang March or April yon. Pero pag bumalik na yung yen sa dati nasa 45, 46, 47 ang palitan, siguro kunin na nilang allowance na yun. Hindi namin alam kasi hindi pa natin na kung tumaas ba talaga yung yen eh. So, ito muna yung ano namin natanggap. Ito muna yung natanggap ko sa ngayon lang sa isang buwan. Sa dito sa company namin. So, kung may balak kayong mag-apply dito sa kagaya ng trabaho ko sa Japan bilang isang construction worker or carpenter, mag-isip-isip muna kayo kung itong sahod na to malaki na ba to sa inyo or kasya na ba sa inyo sa pamilya niyo. Iisipan niyo muna. Kasi itong ano na to, itong pera na to, hindi mo man net na to, hindi mo naman ano to sa lahat sa Pinas padala. Kasi ang tatlong ano na to, tatlong lapad nito, kukunin ko. Kasi allowance ko to dito sa Japan.
Ito yung allowance ko per month, tatlo, kasi may binabayaran pa akong ano, wifi. Nasa 4,000 din yung wifi ko sa isang buwan. Yun lang ang babayaran ko sa ako, no? Wifi, pagkain, tapos kunting ano, kakain sa labas, ano, gala. May gusto kang mga damit, mabili mo pa nito. Makasiyam pa to. Tapos, itong ano, itong 10 lapad, ito yung ipapadala ko sa Pilipinas. Kasi yung allowance na, yung allowance sa ano ko, kapamilya ko, nasa 15,000 din. Tapos yung sobra nito, yun yung savings namin every month. Yun, kasi nag-iipon ako ng pera doon eh. Ay, pag dito ako mag-iipon ng pera sa Japan, baka wala akong maipon. Mabili lang kung ano-ano. Kaya nag-iipon ako doon sa Pinas talaga. Or may maiwan mo na akong pera dito. So, kailangan mo din na ano, mag-iipon ng pera dito, mag-iwan. Baka anong mangyari sa'yo, hindi natin alam. Ano ka, ano, ganyan. At least may pera ka makukuha dito. Hindi ko mo kailangan maghingi pa ng pera doon sa Pinas. So, kailangan mo din dito sa Japan mag-ano, may matira ka talagang pera. Kasi pag wala kang pera dito, ang hirap dito. Yung payslip ko, yan yung basic sa 22, yan no. So, yung minimum namin is 180,000 yen, yun talaga yung minimum namin dito sa Japan. Kasi 16 na kami. So, yan yung mga deduction. Mga unsa na insurance, na pin plan, na insurance, na pa yun sa na tax, local tax, di ba? So, na pa dorm. Dorm, huwag ka ng expenses. Mga naritanan yung sa lights namin, dorm, wifi, na wifi sa apartment. Yun na yung deduction. No? So, ito. Overall deduction is 45,340 yen. So, ito na yung net ko, yan. Net ko ay 137,000 yen. So, yun yung kabubuang natanggap ko ngayong buwan, no? Yan na yung sahod ko dito sa buwan sa company namin. Kaya, kung gusto kang mag-Japan, no? Pag-isipan mo muna. Kung okay lang ba sa iyo sumahod ng 50,000 or 50,000, 60,000 up. O kung okay na lang ba yan sa iyo na yan lang kalaki nung matatanggap mo. Pero para sa akin, malaki na yan eh. Kasi sa Pilipinas dati, sumasahod lang ako ng 10,000 every month eh. Sa minimum namin sa probinsya, nasa 320 pa yun eh, per day. O, ngayon, nasa 400 per day na daw yung ano nila doon, yung minimum. Pero kahit ganun lumaki yung ano nila doon, rate, pero lumaki naman yung mga bibilihin, tumaas naman yung mga bibilihin, no? So, kung para sa akin, sa aking opinion lang, na nandito ako sa Japan, na 3 years kapi na ako dito sa Japan, malaki talagang ano na nangyari sa buhay ko dito. Kasi nakapagpundar ako ng ano lupa, ganun. Yung mga dalawang, tatlong new lote yung nabili ko na lupa eh. Yun yung napundar ko sa 3 years ko dito sa Japan. So ngayon, nag-extend ako ng isang taon. So mag-iipon naman ako ng ano ngayon, pera, kung para sa business ko pag-uwi, no? Kasi pag umuwi ako sa Pinas, bala kong mag-negosyo eh. Kasi pag bumalik ka sa abroad, malayo ka sa pamilya, mahirap talaga. Doble ang ano mo doon. Dito, doble ang sakripisyo mo dito. Trabaho, pamilya, layo sa pamilya, ganun. So, yun lang papayag sa inyo. So, kung gusto nyo mag-apply dito sa company na to, mag-apply kayo doon sa ano, iCareer App Incorporated. Hiring sila ngayon, nangailan ng tao talaga dito. Kasi, nagkukulang ng mga tao dito. Kasi yung mga extend na nagtapos na yung mga extend na 2 years, papauwi na eh, next year eh. Tapos kami din, papauwi na kami next year. So, kailangan talaga ng tao dito sa company namin. So, Ichijo Komoten yung company namin, no. So, mag-apply kayo doon sa agency, kasi libre naman lahat doon. Basta may passport ka lang, may kuano ka lang, wala na problema doon sa agency na lahat doon ang ano.
sa agency na lahat gastusin doon. So, yun lang muna ngayon, no?